Naghihintay pa siya ng ikalawang negative result. Balak daw niyang bumalik sa frontline nang mas maingat. Pero ito ang pakiusap niya sa mga pasyente. Don't be selfish. Isipin niya na lang yung ibang tao. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Apat na positibo na po ang mga detainee ng Correctional Institute for Women na nagpositibo sa COVID-19. Naka-quarantine po sila, pati ang apat na tulong inmate ng New Delhi Prison sa site ng COVID-19. Ang pasilidad niya, tinutukan ni Marisol. Kuha ang mga litrato nito noong Sabado saan sinundo sa Correctional Institute for Women ang 27 na inmates na nagpositibo sa COVID. Dagdag sila sa 24 correctional inmates at dinala sa building security compound ng New Bolivar Prison sa Muntinlupa para doon kanting. Sa kabuuan, umakit na sa 47 na preso mula sa correctional ang tinamaan ng COVID-19. Nakahiwalay sila sa 4 suspected patients na preso ng Bolivar na naka-quarantine din ngayon. Andito tayo sa medium security compound at nasa loob ng site Harry ang quarantine site kung saan naka-isolate ang 40 PDLO preso. Matapos silang masalamuha ang isang preso na nagpositibo. Dito po ay mas malawak, malaki at kanya-kanyang po sila ang pati. And pati yung kailangan nila at pagtanin at susunin kasi nilibigay natin sa kanila. May mga matataas din pader kaya pagtitiyak ng viewport at walang paraan para malapitan sila ng kapwa nila preso kaya taon ng viewport. Malinaw na lamang daw sa mga doktor at nurse na nag-viewport. Ito po ay ward the facility, transmitter cycle in one month, transmitter one, and then we have 5 buildings inside, and then some have a blood test transportation building, kasi may mga some another building, so yung mga barrier shop. Patuloy din daw nilang pinalalakas ang 4 na po na masusunod na monitor. Nag-test na raw ang iba sa kanila, habang ang iba naman ay hihintay pa ng testing kit. Kabilang ang viewport, nahamon sa kanila ang kakulangan ng mga medical staff. Dadagdagan ng mga bilang ng mga positibo sa COVID. Kasi talaga naman kulang ako ng ang staff natin. Nevertheless, sir, kaya pa naman po. Or kailangan nila po ng saklolo dyan, sir? So far, kaya naman kasi in-identify natin yung mga medical na may related medical po o pagkakulang. Hindi naman naiwasan matapot ang mga nakatira lapit sa medyo sa pagkakulang. Matatapot din po kami. 12 meters lang po ang layo galing dyan sa amin sa residente. Eh, stay at home lang po kami. Kaya may mga dagdag na hakbang daw para hindi na kumalat ang sakit sa siksikan pa man din mga kulungan. Nag-distribute din po tayo ng mga alcohol at mga sapon at yung mga ginagamit nila na mag-disinfect sa kanilang mga selda. Sinusunod din daw nila ang mga protocol para mapiyak na ligtas ang kanilang mga tauhan, lalo na ang mga sumusunod sa mga positibo at mga hinihinala ng kaso. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. I am ready. GMA Rado, servisyon tutok ng GMA News.